guys, this is HK Sam and welcome to my channel. At kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. So ngayon, syempre, hindi natin may iwasan na pag-usapan natin ang mga celebrities dahil public figures sila. Kumbaga, open book ang buhay nila. And of course, yung mga nangyayari sa kanila ay nangyayari talaga yan. And ang goal natin dito is kunin natin yung lesson sa issue nila. Kaya naman, ang pag-uusapan natin ay isa sa mga trending ngayon ay ang pag-amin ni Gerald Anderson na sila na ni Julia Barreto. Pero bago ang lahat, I'm inviting everyone to please follow me on Facebook and Instagram. You can also PM me if you have suggestions or requests. Kung ano yung gusto nyong pagkwentuhan natin, binabasa ko lahat ng mga yan. So going back, katulad ng inaasahan ng nakararaming netizens, after ng viral na paubaya music video ni Moira na ginampanan ni Joshua at Julia, finally na inamin nga ni Gerald Anderson na sila nga ni Julia Barreto. Na hindi naman na natin kinashock dahil somehow it's an open secret sa mga connected dots ng mga tao dahil sa mga pictures nila. So, in-interview siya ni Tito Boy at ang pinaka-highlight dito is when he asked Gerald, "Are you happy because of Julia?" And he answered, "Very happy." Confirming na sila nga after all these issues. Kaya naman magbabasa tayo ng mga comments ng netizens. Pero guys, disclaimer lang ha. We are doing this reaction video para kapulutan natin lahat ng lessons. Para hindi tayo makapanakit at hindi rin tayo masaktan. Kaya dapat alam natin yung mga ganitong bagay-bagay. You know, knowing is half the battle. So ano pang iniintay nyo? Galaw-galaw! Galaw-galaw! Happy nga ba? Kasi yung mata mo speaks louder than words. Just admit it na niligawan mo si Julia kahit na you're in a relationship with Bea, tapos mag-excuse ka ng toxic relationship. Ang isang tunay na lalaki is manly enough to have a closure. Chiki si ate dito. Speaking of closure, mas maganda talaga pag may closure para makamove on pare-parehas. Pero sa case kasi nito, ang sabi ni Bea, ginoo siya. Oh no! Pero sabi naman ni Gerald, hindi daw. Pag sinabi kasing closure, guys, it's like after breakup, you might have sincere conversation with your ex-jowa na tapos na kayo, both of you accepted na tapos na yung relationship niyo. And binabasbasan niyo na yung isa't isa na natapos na tayo, kung may maligaw or magpapaligaw, okay na. Pero actually, in reality, hindi lahat nagkakaroon ng closure. Kasi halos lahat ng breakups, hindi maganda ang ending, di ba? Or may away. Kaya nga breaking, in some cases, nangyari yung closure later pa. And when we say ghosting, this is when someone cuts off all communication without explanation. Oh, which no. Is, ito yung sinasabi ni Bea na nangyari sa kanya. So, kung yun yung nangyari, sobrang painful talaga nun, di ba? Kung kahit mangyari pa yun sa babae or sa lalaki, kasi love hanging eh. Yung alam mo, kayo pa. Pero para sa ex mo, wala na kayo. Pero sabi naman ng iba, pag hindi na nagpaparamdam, understood na yun. Na ayaw na ng isa, i-continue yung relationship nyo. Pero meron din naman kasi mag-jowa na parang kasumpusan lang. Nakumula sa kanila na hindi magparamdam for a while. Pero alam nila na sila pa. Pero ayun guys, kayo ba? Nag-ghosting pa kayo? Next, having a toxic relationship doesn't give you the right to cheat or ghost someone. Na-mention to ni Gerald sa interview niya na toxic and unhealthy na yung relationship daw niya before. Though hindi naman daw si Bea. Paano nga ba nasasabi na toxic na ang relasyon? Siyempre, kapag puro away, bakit nag-aaway? Most common reason, jealousy. At bakit nagsaselos? Kasi nararamdaman na nung isa na nagbago na yung partner niya. At gut feeling siya na may iba na. Sad reality is, usually, may mga taong gusto nang makipaghiwalay, pero hindi naman niya kayang sabihin. Pero, kaya nilang iparamdam sa'yo. Pwedeng called na sila, or gusto na talaga nila ng away para mapunta sa breakup. Para may reason sila na makipaghiwalay na. Ang masaklap dito, they will turn the table na sila pa yung biktima. Dito na papasok yung term na victim blaming.
yung totoong biktima pa yung sinisisi nila. Super common yung reason na toxic. Pwede maging totoo rin naman, pero madalas, alibay lang. Next, I remember when Bea made an effort to give him a surprise birthday party and his reaction was very dull kasi may iba na pala. Ah, napanood ko to. Talaga ba? Panood niyo ba yun? Pero sabi nga, like season, people change. Aww. And pansin nyo guys, kahit gano'ng kapaganda, kagwapo, kahit todo effort pa sa partner mo, pero kung may iba nang nagpapakilig sa partner mo at hindi na ikaw, it will really reflect to their action. Next, just follow your heart, Gerald. Well, totoo naman yun. Applicable naman yun sa lahat. Huwag lang sana tayo maging insensitive sa feelings ng partner natin. Dahil hindi ganun kadaling mag-unlove. Hindi siya overnight. It takes a real man to have courage na sabihin yung totoo. For me, if you really want to follow your heart, pero alam mo na may masasaktan, you should exit respectfully. Probably, that's why meron tayong tinatawag na 3-month rule. Una-una, para walang overlap. So, wala akong sinasabi na may overlap sa kanila. What I mean is, in general, respeto na lang sa taong iiwan mo and lalo-lalo na sa family niya. Lalo na kapag matagal na yung pinagsamahan nyo and welcome to welcome ka sa family niya. And dapat nga akong mang-iiwan. Kahit gano'n pa kalala yung away nyo, bilang respeto sa family ng iiwan mo, magpaalam din ng maayos. Na parang, pasensya na po, hindi kami naging okay ng anak mo, but I will always still be here for her or for him. I will still care for him or her. Aww. Hindi naman po ako mawawala. Sana po alagaan niyo yung anak niyo for me. And thank you din po sa lahat. Ganun pa. Regardless kung magalit din yung family niya sa'yo, at least, diba, nakapag-sorry ka, sincerely, you have to accept the consequence. So, dapat ganun, para clear na walang ghosting. Next, check nyo muna background ng mga past relationship ni Toot! Bago nyo i-defend. All of his girlfriends, halos cheating ang reason. Kaya huwag nyo i-defend sa ang lalaking manluloko na talaga from very beginning. They used to be vaping in my previous company, kaya kita namin how this guy seems really a womanizer. The way he talks and glance to people, halatang nagbabulaklak ang dila. Just stating the facts. Okay, bye! Talaga ba? So, bago tayo pumasok sa relasyon, mas maganda kung alam natin yung background ng mismong tao and kung paano yung pattern ng history ng bawat naging karelasyon niya. Kasi, posible na maulit din yun sa'yo. Pero may mga tao din naman na nagbabago na. So, sagal talaga siya, guys. So, kung ayaw natin ng mga future heartbreaks, choose wisely. Next! Pansin ko lang, lahat ng mga naging girlfriends ni yon, lahat sila ay naging shampoo endorser. Kim Chu, Rejoice, Maha Salvador, Clear, Ray Alonso, Pandy, Sara Ronimo, Sunset, Yula Barreto Palmoliva. O, di ba? O, ano? Next, umiyak pa naman ako sa paubaya. Bakit nag-sorry si Julia kay Julia? Ha? Bakit nag-sorry si Joshua kay Julia? Sabi pa naman ni Joshua, hindi sa akin magagawa ni Kuya Gerald yan. Eh, sa feel nyo ba yung after ng paubaya music video? Naaamiran nila anytime soon, either Julia or Gerald. Probably, siguro dahil matagal na sila. I think almost 2 years na. And gusto na nilang lumabas. That's why umami na sila. After interview, nag-post na si Julia ng picture nila. Tapos, first public appearance nila, post, tumulong sila. And then, binati ni Gerald si Julia sa Instagram. Then, side naman ni Bea, after ng interview, nag-post naman si Bea na may caption na, "The time is the ultimate truth teller." Nang caps lock. Items, diba? Unfortunately, puro bash pa rin sina Gerald and Julia. And kay Bea naman, it's a relief na yung pinaglalaban niyang hinala niya ay totoo pala. And this is what Julia said before. Hindi ko siya naging boyfriend and hindi ko siya boyfriend ngayon. Therefore, wala akong inagawan na boyfriend. Wala akong inahas at saka wala rin akong nilandin. So, kaya guys, ano masabi niyo dito? By the way, if in case you miss it, gumawa ng reaction video yung kapatid ko.
Subscribe niyo siya, guys, Sean Dizzy. And he also made a cover of Paubaya. And syempre ako din, ginawan ko ng parody ang Paubaya. Together with my brother. Yon. So next, may kuliti si Gerald. Sino kayang sinilipan niya? Di ba ba niya nakita lahat? Mga namay kuliti. Yung talaga. Next, kahit naman naka-move on ka na, kung ganito magsalita ang ex mo, eh talagang nakakakulo ng dugo. Ayun lang. Pwede naman umamin, huwag na lang magsabi ng negative. Anyways, the truth will set you free, di ba? Better yet, mag-sorry na lang to fix the issue. And for sure, okay na rin naman si Bea. Though wala pang confirmation and wala rin namang denial. Pero ayun, sana maging apologetic na lang. Manatalino naman ang mga netizens. For sure, pag ganun, mas manatanggap pa ng mga tao and malesen sana yung bashers. So, ayun guys, lesson learned na bago ako masok sa isang relasyon, make sure na settled ka na sa previous relationship mo. So, wala nang malasagasaan at maaapakan. Ano, respeto na lang sa pinagsamahan. And sa pag-ibig, dapat mahal lang. Para pag naghiwalay, masakit lang. Kasi mahal na mahal, pag naghiwalay, masakit na masakit. Char! Dahil syempre, importante pa rin na magtira ka para sa sarili mo. Kumbaga, self-love. Ganun. Because you cannot give what you don't have. And sabi nga, no matter how it ends, you do not destroy someone you used to love. And para sa mga taong iniwan at sinaktan, always look at the brighter side. God has a reason. Ang buhay kasi parang libro yan. Kumbaga, tapos na yung chapter na yon na kailangan mong pagdaanan talaga yung pain for you to become stronger and wiser. Kasi nire-ready ka na ni God sa next chapter ng buhay mo. Na kailangan mo talagang pagdaanan yung pangit na chapter na yon dahil pinakala ang best para sa'yo. Since we know how painful ghosting is, hindi sana dapat nangyari yon dahil hindi lahat ng tao mentally strong. Yes, we are all entitled to be happy and kung tayo yung nakapanakit, we should be humble enough to remorse or to say sorry sincerely. Though kung hindi mo siya kayang gawin before, it's not too late to say sorry. Masarap pa rin mabuhay na walang inaapakan tao. Yung walang guilt sa puso mo. Your conscience is clear. Ganun, di ba? So, dito na nagtatapos ang video natin. Shoutout nga pala kay Aljo Quijano, Verhel Aguion, Aljon Aguilar, Nomar Donaire, Maki Ariola, Yomar Colliado, Kenneth Genicio, and Kendra Lopena. So, guys, sana may natutunan kayo sa video na to. And kung may suggestion or request kayo, just comment down below. Sana nagustuhan nyo to. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Keep safe, everyone! Love you all!